2 months ago, lumabas na yung GoPro Hero 11 dito sa Philippines. So, iche-check natin ngayon since nag-price drop na ang GoPro Hero 10 Black sa market, kung worth it pa ba siyang bilhin this 2023 or mag-upgrade na sa GoPro Hero 11. So, just a disclaimer guys, ang gamit natin ngayon is GoPro Hero 10 Black. Itong GoPro Hero 10 natin, marami na siyang napagdaan ng mga shoots and videos, no? So, nag-start tayo ng YouTube journey natin gamit itong camera na to kasi unang-una, very compact siya. Nakita nyo naman gano'n siya kaliit. And then at the same time, meron na siyang image stabilization. So, kahit tumatakbo tayo or kahit naglalakad tayo, yung pinaka-angle ng video natin is nag-stay pa rin siya as much as possible sa 90 degrees. Kaya ito ang pinaka-paborito natin gamitin simula noon pa. Isa pang pros para sa akin dito sa GoPro Hero 10 Black is 4K na siya. So, future-proof na siya, guys. Kung meron kang 4K na TV, may 4K ka na monitor, or may 4K ka na cellphone, mamamaximize mo yung kanyang video quality. Kung gusto nyo mag-order ng GoPro Hero 10 Black, ilalagay ko yung description sa ibaba, and then ito yung pinaka-price niya sa ibabaw. So, malaki na yung naging discount niya kasi nga, lumabas na yung GoPro Hero 11. So, para sa akin, konti lang naman ang difference niya. So, isa-isahin natin yung specs ng GoPro Hero 10 and GoPro Hero 11. So, yung GoPro Hero 10 Black and GoPro Hero 11 Black, same lang sila ng top video settings, 4K up to 5K. And then sa aspect ratio naman, nadagdagan lang ng 8x7 na ratio is si GoPro Hero 11. So kung ikaw yung tipo na hindi mo naman na ma-maximize yung pinaka-capability ng GoPro is ako, mag-stick ka na sa GoPro Hero 10. Bakit? Halos same lang sila ng video output ng GoPro Hero 11 and GoPro Hero 10. Pero sa price difference is malaki yung agwa. Sa price difference ng GoPro 10 dito and GoPro 11 dito, makikita nyo, dun sa difference na yon, pwede kayong bumili ng additional accessories. For example, yung nakalagay dito sa GoPro natin, meron tayong nilagay dyan na lens, no? Meron tayong ND filter na binili for our GoPro para pag nasa labas tayo, yung glare ng lens natin is mababawasan. So, itong ND filter natin, tatlong piraso na to. Binili natin to sa Telescene, worth 800 pesos lang. So, meron siyang ND8, meron siyang ND16, and 32. Depende kung gaano kaliwanag yung ilaw sa labas or kung gaano kalakas yung sinag ng araw. So, tatansyahin nyo rin kung masyado bang malakas yung sinag ng araw, pwedeng ND16 yung gagamitin nyo, or kung hindi naman ganong kalakas, pwedeng ND8 lang yung gagamitin nyo. Sa halagang 800 pesos guys, napakaganda ng magiging quality ng output ng mga videos nyo kapag bumili kayo ng ND filter. And then next naman na binili natin na accessory sa ating GoPro is battery pack. So very important yun kasi ang isang battery ng GoPro, especially kung naka-max out lahat ng specs ng GoPro mo, 4K or 5K and then 30 frames per second siya, nagma-max out lang siya ng mga 20 minutes continue shooting. So, very important na meron kang extra battery. So, itong battery pack na to, binili natin to sa Telescene, worth 1,800 pesos. No? So, third-party accessory siya kasi kung bibili ka sa GoPro, nasa 2,500 yung isang battery nila. So, ilalagay ko dito yung pinaka-itsura ng kanyang battery pack. So, kung makikita nyo dito, ito yung pinaka-charging port ng ating battery pack ng GoPro batteries natin, care of Telescene. And then, dito naman yung battery indicator niya. So, pag red, ibig sabihin wala talaga siyang charge. Pag yellow, ibig sabihin nasa 50%. And then, pag green na siya, ibig sabihin 100% fully charged na siya. So, kung makikita nyo, tatlo yung indicator light dyan kasi tatlong battery yung pwede mong ilagay dito, no? So, pag bumili ka ng GoPro, may kasama na siyang isang battery dyan, and then may free na dalawang battery ang Telescene kapag bumili ka ng battery case nila na worth 1,800 pesos lang lahat. So, ito yung pinaka-itsura ng Telescene battery. Halos kaparehas lang siya ng GoPro. So, yung total amount na binili natin accessory sa GoPro natin is nagkakahalaga lang ng 2,500 pesos. So, para sa akin, kung bibili ka ng GoPro, very important itong battery pack and itong ND filter. Kahit itong dalawa lang yung bili nyo accessories guys, okay na to. So kung bibili kayo ng GoPro Hero 10 plus accessories na bibili nyo, mas mura pa rin siya compared sa GoPro Hero 11. So nakita na natin yung specs, nakita na natin yung mga accessories na pwedeng gamitin dito. Ngayon naman, testingin natin kung gaano kaganda yung footage niya when it comes to video, when it comes to photo, and when it comes to slow-mo or time-lapse.
Ayun, so guys, nakita nyo naman yung footage natin kanina. Medyo rough road yung dinaanan natin using GoPro. Pero yung footage natin or yung video natin is hindi siya maalog or hindi siya yung mahihilo ka panoorin. No? So yun naman yung kinaganda ng GoPro. So ako, para sa akin, kung bibili ka ng GoPro Hero 11, mag-stick ka na lang muna sa GoPro Hero 10 kasi almost the same lang naman yung specs niya. Yung extra budget nyo, pambili nyo na lang ng accessories and ang battery. So para sa akin, sobrang sulit yung GoPro Hero 10 sa 2023. So guys, thank you for watching. That ends our vlog and see you on the next tech unboxing natin and sa vlog natin.